Today, ayan, meron na naman akong i-DIY. Yung aking lumang apron, gagawin ko siyang sombrero. Ayan, sinayaw-sayaw ko na sa TikTok. Ngayon, samahan niyo ako, tara, kung paano ko siya ginawa. Let's go! Ayan, ang una kong ginawa ay gumawa ko ng pattern. At ang ginamit ko ay ang aking lumang eco bag. Ayan po siya ang aking gagawing pattern. Kaya tara, ganyan lang po, sukat-sukat. Ang ginamit ko pong sukat ay yung, syempre yung sukat ng ulo ko, alangan. Ayan, yan po ang bandang top na circle. Ang kanyang size ay 6 inches. 6 inches po yung ganyan yung, hindi ko alam kung ang tawag dun eh. Ay, ano ba yan? Horror. Pinto namin nag-open. Ayan, pagkatapos niyan, gupit-gupit lang po, sukat-sukat, gupit-gupit hanggang sa matapos. Ayan yung aking pattern, yung sa top, and then ang sumunod ay yung dito sa may gilid, and then ang susunod ay yung sa dito. Bakit parang ang tagal ng video ko? Ayan, ganyan po. Basta sinukat ko lang kung anong aluwag at saka ang laki ng aking head para magsakto siya sa akin. Hindi siya masyadong masikip, hindi siya masyadong maluwag. Yung saktong-sakto lang na hindi ako mahirapan pag suot-suot ko siya. Ayan, ang tawag po sa sombrero nito ay bucket hat. Bakit? Hindi ko rin po alam. Ayan. Bakit po yan siya? Kasi yung kanyang forma po ay parang bakit. Bakit nga ba? Joke. Ayan. Gupit-gupit lang po. Tabas-tabas ang aking ginagawa. At saka sa aking gagawin itong DIY ay naiiba kasi brand out po dito sa amin. Walang kuryente. So, ang gagawin ko ay tatahiin ko siya sa kamay. Kaya ayan, abangan natin mamaya kung paano ko siyang tahiin sa kamay. Pansamantala, ayan, ginupit-gupit ko na siya at ilalatag ko siya ulit sa isang bond paper para makuha ko yung actual size ng kanyang bandang gitna. Kaya ayan, pagkatapos ko po niyan, habang ni-scotch tape ko, tapos itatabas ko naman po ulit. Pagkatapos ko po niyang itabas, ilalapat ko na yung pattern na yan doon sa aking damit na gagamitin or tela. So, dahil ako ay mahilig mag-DIY nga at saka hindi ako bumibili ng mga bagong materials para gumawa ng aking mga DIY. Ang ginagamit ko ay mga used clothes lang, mga bagay-bagay na alam mong hindi na magagamit pero kung gagawa mo ng paraan ay magagamit mo pa. Kaya ayan, yung apron ko na gagamitin ko dito ay puro mancha. Ayan, may mga mancha na yan kaya ayaw ko na siyang isuot na apron. Gusto ko na siyang gawing sombrero. Ayan, kaya ayan, tabas-tabas tayo. Yung lahat ng pattern ay itatabas lang dyan. So, ang gagawin ko nito sa bucket hat na ito ay may dalawa siyang kulay. So, reversible siya. So, yung damit na yan ay may dalawang kulay din. Isang gray at saka yung white na may stripe. So, sa isang side, ang aking tatabasin ay puro gray. And then, sa kabilang side, ang tatabasin ko yung white na may stripe. Para pag nagsawa ako sa kulay gray, pwede ko namang gamitin yung stripe. Ayan. Tsaka pwede siyang laban. Maganda ang maggawa ng sombrero na tela kasi pwede siyang labhan-labhan. Ayan, tapos na. Ang gagawin ko ngayon ay tatahiin ko na siya. Ayan, nakasitting position ang lola nyo. Ayan, kaya ang gagawin natin ay ipagsama-sama lang natin at ipagtagpi-tagpi ang mga tela. Gagaya niyan, yung banda dito sa may gilid ng head, yan ang aking tatahiin. Tatahiin natin ang magkabilang dulo, ipagdugtong ang dalawang piraso para ma-achieve natin. Ano ba pintuan? Nagsasalita ako, ba't nag-uupin ka mag-isang mo? Horror. Horror naman. Hindi ko kasi ako sa kwarto nagdadab. Hindi ko nilak yung pinto. Ayan, may hangin. Alam mo na, ewan ko sa kanya, bahala sa buhay niya. Ayan, pagkatapos niyan, ayan, tahi-tahi tayo, tahi-tahi lang ng kamay.
Kasi po, brown out nga. Kaya hindi ako makatay sa aking makina. Kaya yan ang ginawa ko. Tinay ko sa amay. Alam mo naman, ako pag may naisip, excited ako. Kaya kahit na walang ilaw, at saka wala naman akong gagawin, hindi ka naman maka-internet dahil wala ang ilaw. Ayan. Ginawa ko, nagtahit-tahit na lang ako. Para matapos ko, at saka pag nagka-ilaw, meron akong i-upload. May content na naman ako. Ayan. Ayan, tinahi ko na. Pagkatahi ko ng dalawang sides, tinahi ko naman yung sa bandang top. Ayan. Pagkatapos niyan, idudugtong naman ang dito sa baba niya, yung may bandang sa forehead. Ayan. Dudugtong na naman. Pagkatapos po niyan, nadugtong siya ang both sides, idudugtong naman siya ulit dyan. Ngayon po, pag natapos ko po yan siyang dugtong, yung gagawin ko sa isang kulay, doon sa stripe, ganyan din. Kung ano po yung ginawa ko dyan, yan din po ang aking gagawin doon sa kabila. So, pag natapos yan ang lahat, ang dalawa, pagsasama ko na siya, ayan. Yung pareho lang ang pagtatahi niyan, kay reversible nga yan siya, kaya ayan. Ngayon, pagsasama siya at idudugtong, ayan. Atin siyang itatahi dito. Yung dalawang yan ay ating ipagkoconnect. At pagkatapos, pag tinahi na natin yan siya, nang tuloy-tuloy, tahi lang, mag-iiwan po tayo ng awang na mga 1.5 inches to 2 inches. Para, ayan siya, tuloy-tuloy lang yung ating pagtatahi. Yan, nag-iwan ako ng awang na 1 to 2 inches para pag natapos na yan ay tahi ang lahat, dyan natin siya ilalabas pag binaliktad na natin yung ating tinahi. Ayan, pinagduto ang paligid at pagkatapos nyan, ayan, dyan ko lang yan dudukutin para ibaliktad siya. At pagkatapos po nyan, pag naibaliktad na siya lahat, ilalak naman natin, tatahiin ulit siya sa loob na hindi makikita sa labas. Ayan, tusok lang siya. Ayan, kaya madali lang po ang aking pagtatahi. Hindi naman siya inabot ng kalating araw dahil pag nung magkailaw natapos na din ako. Kaya ayan, ngayon ko lang po siya na edit kasi minsan tamad ako mag-edit ng mga video ko. Kaya nag-brown out na naman ulit ngayon, kaya nakapag-edit ako. Kaya, ayan, tapos na. Thank you very much for watching. At tapos na ang aking bakit hat. Bakit nga ba? Ayan, tapos na siya. Kahit ginawa ko lang siya at tinahi ko siya sa kamay. Handmade lang po ito siya. Ayan, may pang TikTok na ang lola niya. Thank you very much ulit for watching. And please don't forget to subscribe, like, and comments. Have a nice day. I hope you enjoy and you like it.